Magandang araw, kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na magbibigay kilig at hahaplos sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. May TV at cable dyan. Manood ka kung naiinip ka. You can use anything in this room. Sa kwarto ka matulog para komportable ka. But I have one strict rule in this house. Hindi ka pwedeng magpapasok ng kahit na sino. There's a CCTV outside that I can view on my phone anytime. Isang tango muli ang isinagot niya pagkatapos iabot sa kanya ang susi ng kondo at tuluyang lumabas. Napaupo siya sa sofa at isinandal ang likod na tila nahahapo. Pagkatapos niyang ipahinga ang katawan ay nagdesisyon siyang mamili ng mga gamit sa katapat na mall. Sa ngayon ay mas kailangan niyang maging matatag dahil wala na siyang ibang aasahan kung hindi ang sarili. Kapag bumalik si Lester ay magpapaalam siya na babalik sa probinsya para kuhanin ang ibang gamit niya. Mamumuhay na siya ng solo dito sa Maynila na malayo sa nanay at tiyuhin niya. Paninindigan na lang niya ang pagiging katulong hanggang makaipon siya at kaya niya nang makabalik sa pag-aaral. Sa isang iglap ay nagbago ang buhay niya. Wala siyang dapat pagsisihan sa ngayon. Sana'y hindi magbunga ang minsan niyang pagkatangay sa tukso. Hindi siya handa sa iba pang responsibilidad, lalo na at ni hindi niya mabuhay ang sarili. Sa mga salita ni Lester ay malabo na panagutan siya nito. Malaki ang mall na katapat ng kondo. Nahirapan siyang mamili ng damit at ibang personal na gamit dahil naghahanap siya ng mura ang halaga. Kailangan niyang tipirin ng 30 mil. Apat na t-shirt at apat na shorts, isang set ng underwear at dalawang bra ang binayaran niya sa counter. Hindi niya naman kailangan ng maraming damit dahil hindi naman siya lalabas, maliban na lang kung kailangan niyang mag-grocery ulit. May isang maong shorts lang siyang idinagdag para magamit kapag kailangan niyan ng panlakad na suot. Sa supermarket ay bumili na siya ng supplies niyang pang isang linggo. Dahil nagsawa siya sa dilata habang nasa isla sila, bumili siya ng gulay at isda at mga karne na pwedeng i-stock sa ref. Matapos ang mahigit isang oras ay pabilik na siya ng kondo. Nagluto siya ng makakain pagdating ng tanghalian. Nilabhan din niya mga damit na pinamili niya sa mall para may magamit siya kinabukasan. Sa maghapon ay paglilinis lang ang ginawa niya sa apat na sulok ng bahay. May computer set sa isang sulok na tila mini office na rin dahil sa ilang folders at libro sa rack. Kapag bumalik si Lester ay tatanungin niya kung pwede niyang gamitin iyon para makapag-aral online. Marami naman siyang naririnig na ganoon. Baka sakaling makapagtapos siya sa pag-aaral habang nagtatrabaho siya dito. Balak din niyang hanapin ang ama. Baka sakaling matulungan siya nito na makapunta sa Amerika kapag nakatapos siya ng pag-aaral. Kapag naging matagumpay siyang guro, babalik siya sa ina para ibigay ang pangako niyang iaahon niya ito sa hirap. Halos napunasan na niya lahat ng gamit sa kondo ni Lester, mula sa mga vase, paintings, cabinet at ultimo tapakan ng treadmill nito na naroon. Kumpleto ito ng gamit na hindi na nito kailangang lumabas kung tutuusin. May mini office at mini gym na ito roon. May mini bar din na malapit sa living room at maraming mamahaling alak ang nakadisplay sa cabinet. Alas 6 pa lang ay nakapaghapunan na siya. Humiga siya sa sofa at nanood ng TV habang nagpapaantok. Alas 9 na nang magpasiya siyang patayin ang TV at matulog. Gabi na pero nasa opisina pa rin si Lester habang hawak ang basong may lamang alak. Dapat ay umuwi na siya sa bahay ng mga magulang
pero kanina pa siya nililigalig ng kaisipang nasa kondo niya si Hazel. Ni wala itong telepono man lang na pwede niyang tawagan kung kumusta ito. Nakita niya kanina sa CCTV na lumabas ito at bumalik din makalipas ang mahigit isang oras. Dala ang pinamili nitong groceries. Sa maghapon ay mayat-maya din ang pagsagi nito sa isip niya. 30 mil ang iniwan niya kay Hazel. Kung magtitipid ito, ay aabot naman iyon ng 1 linggo. Pero kung katulad ito ni Katie na mahilig mamili ng kung ano-anong gamit at kolorete sa mukha, baka 2 araw lang yun. At dahil nasa pangangalaga niya ngayon ng dalaga, ay cargo niya ito. Bukod sa pagbibigay sa mga personal nitong pangangailangan, kailangan niyang masiguro ang kaligtasan nito. Ni hindi siya nito matawagan kung sakitan nito ng tiyan o sumama ang pakiramdam nito. She needs a cellular phone at least. Kung bumili man ito ng telepono sa iniwanan niyang 30 mil, kailangan niyang malaman ang numero nito para matawagan niya anumang oras. Sa kakaisip kay Hazel ay napagpasyahan niyang umuwi sa kondo sa halip sa bahay ng tatay niya. Halos 11 na siya nang nakarating at bumugad sa kanya ang natutulog na si Hazel sa sopa. Napakunot ang noon niya sa nakitang mga damit na pinamili nito na nakutupi lang sa isang sulok ng bahay malapit sa kabinet na lagayan niya ng mga lumang DVD. Ilang pirasong pambahay at isang maong na short. Nakabalot ito ng plastic na may pangalan ng mall, pero nalabhan na ang mga iyon. Nakabihis na rin ito ng pambahay. Nang magtungo siya sa dining area, ay puno na rin ng supplies ang ref at kitchen cabinet. May lutong ulam na pwede niyang initin. Malinis ang bahay at tila ba wala itong ginalaw kung hindi lang dahil nilinis. Nahagip ng mata niya ang pera sa ibabaw ng TV stand at 2 resibo ng mga pinamili nito. Ni hindi pa umabot ng 5,000 ang kabuuang halaga kasama na ang mga damit na binili. Sa tingin niya ay inikot pa nito ang department store para lang mahanap ang pinakamurang mabibili. Sandali niyang pinagmasdan si Hazel na mahimbing na ang tulog sa sofa. Inaasahan niyang sa silid ito matutulog dahil iniwan naman niyang bukas iyon. Komportable man ang matulog sa malambot na sofa, hindi naman magandang tingnan na siya ang nasa silid. Pero lalong hindi niya magawang buhatin ito at mawala na naman sa sarili kapag nahawakan niya ang malambot nitong balat. Laging nawawala ang pagtitimpi niya kapag nalalapitan ito. At ngayon ay may balak ang sistema niya. Malabo na makakapag-isip na naman siya ng matino. Nagpasya siyang tumuloy na lang sa silid at daanin sa ligo ang pag-iinit ng katawan. He needs his self-control. Hindi maaaring maloko na naman siya ng isang babaeng hindi pa naman niya kilala. Hindi naman siya nito nanakawan dahil bukod sa may CCTV na lagi niyang minomonitor, ibinili niya sa guard na huwag itong palalabasin kapag wala siyang bilin. In short, she is his prisoner. Mahirap na ang magtiwala. Nagising si Lester sa amoy ng niluluto na kung ano sa kusina. Napabalik pa siya ng bangon at sinilip si Hazel na nagluluto. Tiniyak niyang malalaman nito na naroon siya dahil kailangan niyang maisama siya nito sa pagluluto sa almusal. Iniwan niyang nakaawang ang pinto ng silid habang nakadapa siyang natulog dahil boxer brief lang ang suot niya. Bumalik siya sa higaan at idinapang muli ang katawan sa malapad na kama. Seeing Hazel in the morning makes him hard, lalo kung bumabalik sa isip niya kung gaano ito kasarap halikan at angkinin. Pero dahil nadala niya na ito sa bahay niya ngayon, hindi na maaaring may mangyari pa sa kanila. Sanay na siya sa one-night stand. Kailangan niyang mapanatili ang kalayaan niya at ilayo ang sarili sa posibilidad na mapikot siya nito.
Hindi malayong mangyari yun, lalo na at nagpilit lang itong sumama sa kanya. Napilitan siyang magtungo sa banyo para idaan sa ligo ang pag-iinit ng katawan. Mabilis siyang nakapagpalit ng damit pamasok para maalis agad sa kondo. Nagulat si Hazel nang makita siyang dala ang gamit palabas na ng silid. Hindi ka ba mag-aalmusal? Nagluto ako ng maaga para makakain ka bago ka umalis. Sa labas na lang ako kakain. Mabilis niyang wika nang maalala ang teleponong dala para dito ay inlipag niya iyon sa mesa. You can call me if you need anything. Sukli sa ibinigay mo. Iniabot naman ito ang perang sobra sa nagamit nito kahapon sa pamimili. Keep it. Baka may kailangan kang bilhin kapag emergency. Hindi ako uuwi dito ng ilang araw. Seryoso niyang wika. Marahan naman itong tumango hanggang tuluyan na siyang tumalikod at lumabas sa kondo. Hanggang sa sasakyan ay bumabalik pa rin sa isip niya ang maamong mukha nito habang nasa kusina kanina. She has the most expressive eyes, from wonder and happiness for small things up to a gloomy and sadness whenever he rejects her. Gustong malusaw ng paninindigan niya na hindi na muling maaakit sa babae. But he has to be careful. Hindi na maaaring maulit na mapabilog siyang muli ng kung sino-sinong babae. Mainit ang ulo niya hanggang sa makarating siya sa opisina. Pinilit niyang alisin sa isip si Hazel at mag-concentrate sa trabaho. Pero dahil paminsan-minsan din niyang sinisilip ang CCTV sa telepono niya, nawala rin ang silbi ng pag-alis niya sa isip dito. Hanggang mapagpasyahan niyang sa bahay na lang ng ama niya, siya uuwi pansamantala hanggang mawala sa sistema niya si Hazel. Tatlong araw na siyang hindi umuwi sa kondo at tatlong araw na rin mula nang huli silang mag-usap. Nasa gitna siya ng pakikipag-usap sa sekretarya nang tumunog ang telepono niya at nakitang numero iyon ng teleponong iniwanan niya sa kondo. Mabilis niyang sinagot ang tawag sa pag-aakalang emergency iyon. Hello? Malambing na wika nito sa kabilang linya. Gusto niyang pumikit at pangarapi na kasama niya ito ngayon. Her voice was seductively beautiful without trying. Alam niyang hindi naman ito nangaakit kaya ito tumawag. What do you need? Seryoso niyang tanong para ipakita ang formalidad. Hindi rin niya gustong ipahalata na nag-aalala siya kahit pa dumadagundong ang dibdib niya sa kaba. Ipapaalam ko lang sana kung pwede makibasa sa mga libro mo sa estante. Gusto niya itong murahin sa paraan ng pananalita nito. Bakit ba iba ang nasa isip niya habang binibigkas nito ang mga salita? And his groin was starting to ache. Pinaalis niya kaagad ang sekretarya at inilak ang pinto. Hindi niya gustong may mang-istorbo habang kinakausap niya si Hazel sa telepono. Which one? He asked with amusement. Isinantabi niyang sandali ang pag-iwas sa dalaga. Talking to her over the phone won't do anything harm. Or so, he thought. Plano ko kasi mag-online class kapag sumahod na ako. Naiinip kasi ako. Wala rin ibang gagawin. Ano ba ang course mo? Education. Baka kasi kaya ko namang tapusin. I don't have books related to your course. Pagtanggi niya. Ang naroon ay mga libro tungkol sa pagninegosyo at ilan ay may kinalaman sa law, accounting at logic. But yes, you can read whatever you find interesting. Thank you. Ibinaba niya na ang telepono nang walang sabi-sabi. Nagtungo siya sa gilid ng silid kung saan may mga nakadisplay na alak, saka kumuha ng baso at nagsali ng whiskey.
Ilang araw nang nililigalig ni Hazel ang sistema niya at hindi nakatulong ang tawag nito kanina. Kailangan niyang mailabas ang init ng katawan, kung hindi ay masisiraan siya ng ulo. Sa isang high-end club, siya dinala ng mga paa. Pero kahit anong gawin niya ay mukha ni Hazel ang bumabalik sa balintanaw niya. Sumayaw ang isang dancer sa harap niya pero uminit lang ang ulo niya. Matapos bayaran ang in-order na inumin sa waiter, ay lumabas siya sa club at paharurot na pinaandar ang sasakyan. Sa kondo siya umuwi ng 10 oras ng gabi. At dahil hindi rin naman niya ay nabisuhan si Hazel na uuwi siya, ay masarap na ang tulog nito pagdating niya. Nakakalat ang mga libro sa carpet na marahil nakatulugan na lang nitong basahin dahil sa carpet na rin ito nakatulog. Lalong hindi nakatulong na makita itong nakalilis pa ang damit at nakalugay ang buhok. Lihim siyang napamura, saka dumiretso sa silid. Hindi siya maaaring mawala ng kontrol sa sarili. Nagulat si Hazel kinabukasan nang makitang nakadapa si Lester sa higaan nito at masarap ang tulog. Alas 7 na siya nagising at dahil wala naman siyang kasama sa bahay na iyon ay hindi siya gumigising ng maaga. May ulam siyang niluto kagabi na ang tira ay iniinit niya kapag nagutom. Niligpit niya mga librong nakakalat sa carpet at ibinalik sa shelf. Nagtimpla siya ng kape at naghanda ng almusal para kay Lester. Alas 8 na nang gumising ito at tila walang balak umalis. Good morning! Bati nito na mas ikinagulat niya. Nakasukbit lang ang tuwalya sa balikat nito na marahil ay balak maligo. Nagugutom ka na ba? Just coffee please. Anong breakfast mo? Sinangag at yung tirang adobo kagabi. May iba ka pa bang gusto? Umiling ito at umupo sa mesa. Ipinagtimpla niya ito ng black coffee tulad ng nakikita niyang iniinom nito. Agad kinuha ni Lester at dinala sa bibig. Nakahanap ka na ba ng a-applyan mong school? Wala pa, sagot niya. Saka na pag may naipon na ako. You can use the money I gave you. Kapag may kulang, sabihin mo sa akin. Kaswal na sagot ni Lester. Totoo? Pwede akong mag-aral ulit? Nalaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang lahat ng lumalabas sa bibig nito, lalo at naging masungit at formal ito nitong mga nakaraang araw. Sayang kung dito ka lang maghapon. Sabi mo gusto mong mag-aral. Pero dito ka pa din uuwi para may maglilinis at mag-aalaga dito sa bahay. Oo naman, excited niyang sagot. Isang taon na lang naman ang kailangan ko. Pwede din akong pumasok agad sa trabaho pagka-graduate ko para makabayad ako agad sa utang. Utang? Kanino ka may utang? Sa'yo. Siyempre, hindi naman libre lahat yun, di ba? Ngumiti ito, naiiling na humigop ng kape. Mag-aral ka lang mabuti. Huwag mong isipin yung mga gagastusin. Masaya silang nagkwentuhan habang nag-aalmusal. Naikwento niya na ang talambuhay nilang pamilya pero tahimik lang itong hindi nagbahagi ng kahit anumang detalye. Kahit ano sa pagkatao nito. Naiintindihan naman niya na kailangan nitong panatilihing maging pribado sa mga empleyado nito. Bakit iilan lang ang binili mong gamit? Tanong nito nang maupo ito sa sofa. Hindi ko naman kailangan ng marami. Dito lang naman ako sa bahay. Pwede na ang ilang piraso. Let's go. Bibili tayo ng iba mo pang gamit. Ayoko. Mabilis niyang pagtanggi. Mababaon naman ako sa utang sa ginagawa mo. Yung pagpapa-enroll ko na lang ang utangin ko sa'yo. Sino ba ang may sabi na utang to? Sayang kung laba ka ng laba. Tsaka madalas ka nang lalabas ngayon pag may kailangan ka sa bookstore o sa supermarket. Puro pambahay naman ang pinamili mo. Libro na lang.
kaysa damit, wika naman niya. Mas may halaga naman yun. Okay, fine. Magbihis ka at aalis tayo. Napilitan siyang maligo ng mabilisan at isinuot ang short at bagong t-shirt na binili niya. Tahimik lang na pinagmamastan ni Lester si Hazel habang namimili ito ng mga libro sa isang malaking bookstore sa mall. Kahit anong pilit niya ay 2 pares ng damit lang ang binili nito sa department store kanina, lalo na nang makita nito ang presyo. Paglapit nito sa kanya ay may 3 piraso ng libro itong dala. Are you sure you don't need more? Tanong niya. Sa tuwi na ay nakikita niyang tinitingnan nito ang price tag. Ang librong hawak nito ngayon ay may yellow tag pa. Nagtungo siya sa shelf kung saan ito nagtagal kanina at kinuha ang librong binitawan nito. Ayoko yan, ang mahal niyan. Pilit nitong kinukuha sa kamay niya pero mabilis niyang naiabot sa cashier. Naiinis itong tumalikod at naunang lumabas sa bookstore. Hanggang sa kotse ay hindi ito umiimik. What's wrong? Tanong niya nang makitang nakasimangot ito. Panakana ka siyang lumilingon dito habang lihim na natatawa. Para itong batang hindi naibigay ang gusto. Nilulumog mo kasi ako sa utang. Marahan siyang tumawa sa paulit-ulit na sambit nito na lumalaki na ang utang nito sa kanya. Wala naman siyang balak singili nito dahil kusa niya itong ibinigay. Gayunpaman ay nagtataka din siya sa sarili. Ipinangako niyang hindi na siya kailanman paloloko sa babae. Pero heto siya at nagsisimula na namang mahumaling kay Hazel. Pero umaasa siyang hindi ito katulad ni Katie, na sana ay hindi ito masilaw sa oras na matipuhan ito ng ama niya. Tahimik lang na gumagawa ng trabaho sa desk niya si Lester pagdating ng Sabado. Si Hazel ay nakaprente ng upo sa carpet, hawak ang mga libro na paulit-ulit lang nitong binabasa. Nang mainip ay nagtungo ito sa kusina para gumawa ng merienda nila. Hanggang dito ba naman subsub ka pa rin sa trabaho? Tanong nito nang iabot sa kanya ang isang baso ng juice at sandwich na ginawa nito. Wala naman akong gagawin dito. I might as well keep myself busy. Maraming trabaho sa opisina madalas ay kulang ang oras ko. May mga sekretaryo naman kayo, di ba? Not enough. Hindi kami nagpapapasok kapag Sabado at Linggo, kaya ako na lang ang gagawa. Baka kaya kong gawin kung pag-encode lang naman. Magaling ako sa computer. Presenta nito. No, marami ka ng trabaho dito sa bahay. Kaya ko na to. Magbasa ka na lang at kapag naubos na ang binabasa mo, bibili na lang tayo ulit. Sige na, malay mo, pwede pala ako magtrabaho sa opisina nyo. Kahit 3 months lang habang hinihintay ko yung second semester. Nagtatrabaho ka na dito sa kondo. Magbasa ka na lang ng magbasa kapag wala kang gagawin. Okay, sige. Kahit kapag nandito ka lang, ako na mag-encode niyan. Pilit nitong wika na hindi niya na natanggihan. Are you sure? Para makapag-relax ka naman. Umupo ito sa silya nang tumayo siya. Matyaga niyang itinuro ang dapat nitong gawin hanggang sa natutunan nito. Nagtungo siya sa sofa para doon ubusin ang juice at sandwich dahil sumusuksok sa ilong niya ang amoy sabong panligo nito na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Kahit paulit-ulit ang suot nitong pambahay ay litaw ang natural nitong ganda at madalas ay nakatitig siya kay Hazel kapag hindi ito nakatingin. Natapos ni Hazel ang trabahong inuwi niya, kaya 20 na lang siyang nakaupo sa sofa na nanonood ng sports news. Sa gabi ay niyaya niya itong kumain sa labas. Gusto mong manood ng sine? Tanong niya kay Hazel nang mapagod sila sa pag-iikot sa mall na malapit sa kondo niya. Sa totoo lang ay ngayon na lang ulit ito nakalabas at namasyal sa mall kasama ang isang babae.
Si Katie ay madalas siyang yayain, pero madalas ay dahil bibili ito ng bagong damit o sapatos. Pagkatapos ay ihahatid niya ito sa kanila at uuwi siya sa kondo na mag-isa para matulog. May cable naman sa bahay, may sine na din doon. Pagtanggi nito. Puro katanggi sa mga suggestions ko. Hindi na kita tatanungin sa susunod. Wika niya, saka hinawakan ng kamay nito at lumakad papuntang sinihan. Bakit gusto mo pang manood? Tanong ni Hazel nang makahanap sila ng upuan na malayo sa karamihan. Tinapos mo na ang trabaho ko kaya ililibre kita ng sine. Biro niya. Inumpisahan niyang kainin ng popcorn at ituon ang mata sa malaking screen. Sana sinahuran mo na lang ako kaysa dito pa. Ang mahal-mahal ng ticket. Nilingon niya ito na kumakain na rin ng popcorn. Are you serious? Anong am I serious? Nasasahuran na lang kita? Joke lang. Tumawa ito kaya't natawa na rin siya. Isa rin ang pangiti sa matagal niya nang hindi ginagawa. Madalas ay subsob siya sa trabaho at sa opisina ay lagi siyang seryoso. Parati kong narinig sa'yo yung ganyang biro. Kapag binibigyan naman kita ng pera, ibinabalik mo ang sukli. Ay, hindi ko naman pera yun. Kukunin ko lang kung ano yung pinagtrabahuhan ko.